Narito na ang programang Usapang Pangkabayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Magandang araw po sa ating mga tagapagsubaybay. Welcome sa ating programang Apat Batangas, Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Ako po si Colonel Jerry Zamudio at kasama po natin ang ating mga iginagalang na mga kasamaan po sa ating programa. Si Past President Ding Andal, representing the Regional Development Council, siya po ang Chairman ng Infrastructure Committee sa Region 4. Ang chairman po ng Batangas Chamber of Commerce and Industry, si Chairman Ped Calao. At si Jericho Moreno, ang representative po ng Smile Campers na inorganize po ng ating commander po ng Air Education Training Command. Ngayon pong araw na ito ay napakahalaga ng ating pag-uusapan because it's all about a very important yung issue natin ngayon, yung rice. Kasi alam niyo po, ang rice is a major commodity po for the Filipino people. Ito po ay tinatawag po nating staple food ng natin, ano? Napakahalaga po nito. Sa amin po sa mga estudyante po ng Masters in National Security Administration, we consider rice as one of the important elements of national security because it crosses several security dimensions. Ito yung pag-uusapan natin ngayon sapagkat alam ko ho na ito ay napakalapit ho sa puso ng ating mga tagapagsubaybay. At ngayon pong umaga nito or araw nito, we will be joined by the manager of the National Food Authority in the province of Batangas. Walang iba kundi si Manager Roberto Gonzalez. Magandang araw sa iyo, Manager, and welcome sa programang APAP Batangas. Magandang umaga sa iyo, Colonel Jerry Zamudio, at sa ating mga kasamahan, lalo na sa ating mga taga-subaybay dito sa probinsya ng Batangas. Sabi nga po ni Colonel, ako po ngayon ay nandito upang ipaliwanag ang mga current issues sa ating bigas. At malugod po akong magiging taga-agapay ninyo sa mga problema sa staple food natin. Thank you very much, Manager. And also, we have another guest from the Philippine Coconut Authority. Kasi alam niyo ang probinsya ng Batangas ay isa po sa mga talagang inatake ho ng insektong tinatawag na scale insect. At ito ngayon ay talagang malaking problema na ito. At ito ay isang banta rin po sa seguridad ng ating bansa. Dahil pag ang tao po ay walang trabaho, imagine niyo kung ano ang impact niyan sa ating community, sa seguridad ng ating bansa. So we have also invited the provincial manager po ng Philippine Coconut Authority, si James Ganier. Ganier? Tama po, Colonel. Ganier. Director, magandang hapon po sa inyo. Ay magandang araw sa ating lahat. Ano po? Ay tamang-tama kami ho'y naimbitahan dito sa APAP Batangas kung saan pwede ho namin ipaliwanag yung tungkol dito sa ating scale insect at kung saan kami naimbitahan din tungkol dito sa pagko-quarantina nitong mga halaman na naapektuhan po ng scale insect. Thank you very much sa inyong dalawa sa pagpaunlak sa invitation po ng APAP Batangas. So kay Manager Gonzalez ng National Food Authority, alam nyo ho, very timely and very relevant yung presence nyo today dahil meron po kayong bagong administrator sa NFA and one time I heard si Ted Filon discussing about the program that the reform that the administrator of NFA would like to institute in NFA. So, nandiyan din po si Secretary
pangilinan, no, na very proactive, very active din ho, talagang bumaba siya para tingnan kung kumusta yung supply ng ating bigas. Now, pwede bang malaman natin, manager, kung ano ang instruction na galing sa taas regarding yung supplies, yung tungkol sa operations ng NFA? Because noong mga nakarang araw, mayroon tayong na balitaan na allegedly ay yung ilan po sa mga kasamahan natin sa NFA, but not in Batangas, ano, in other areas, na in cahoots with other yung mga traders na nasa ganitong klaseng gawain. And nakita natin yung dito sa may Metro Manila, katabilang mismo ng National Food Authority warehouse ay nadoon yung recycling. So repacking or recycling, you know? At ito ay nakakalungkot itong mabalitaan sapagkat talagang kulang yung bigas at pinagsasabantalan pa. So dito ho sa Batangas, pwede ho bang balitaan nyo kami, manager, sa mga ginagawa natin para itong mga bagay nito ay hindi po mangyari dito sa ating dalawigan? Katulad po ng sinabi ni Colonel Jerry, ang National Food Authority po dito sa Batangas ay nandito upang panatilihin ang sekuridad sa pagkain. Food security nga po ang ibig sabihin, ay mapanatili ang accessibility, affordability, at ang affordability, accessibility ng pagkain sa ating probinsya. Ibig sabihin po ay ang bigas ay makikita sa mga bawat palengke sa tamang halaga. So, ang mga bodega po natin sa Batangas ay meron po sa Barangay Balagtas. Dito po ay sa kasalukuyan ay meron tayong 180,000 bags of Vietnam rice. Dito po ay isang duplex warehouse na ang laman po ng katabi niyang bodega ay 170,000 bags. At dito po naman sa Thompson Warehouse ay ito po ay ang Thompson Warehouse po ay lease warehouse at ito po ay mayroong storage capacity na 50,000 bags. At sa kasalukuyan po ngayon ay diretso po ang ating unloading operation sa Batangas International Port upang siguraduhin ang terminal warehouse po natin dito sa Batangas City ay makakapag-supply ng dispersal operation niya para sa Marinduque, Romblon at sa ating mga warehouses po sa Calapan at sa Oriental at sa San Jose, Occidental Mindoro. Sa kasalukuyan po ay mayroon po tayong mga kaagapay na mga retailers. Ito po ay ang tinatawag nating institutionalized bigasan sa palengke. Mayroon po tayong 76 outlets. Ito po ay exclusive outlets na ang kanya pong ititinda ay purely NFA rice. Meron din po tayong mga bigasan sa barangay. Ang tawag po natin dito ay yung BBO o bigasan sa barangay outlets. Meron po tayong 61 outlets at naka-spread out throughout the province of Batangas. So meron po tayong 29 in Batangas at saka 32 barangays in Lubang. Meron din po tayong individual retailers sa buong lalawigan ng Batangas. Ito po ay meron po tayong 6 sa buong lalawigan ng Batangas. At meron din po tayong tinatawag na outside the market retailers. Meron din po tayong mga government institution na binibigyan din, katulad po ng BJMP. At meron din po tayong tinutulungan na mga consumers na pangsarili pong consumption. Ito po ay pwede pa ko kayong maka-avail sa aming opisina as consumer as consumers po. So yun po ang ating nagiging trabaho dito sa lalawigan ng Batangas. So, nandito po tayo buong taon upang panatilihin po ang food security sa lalawigan po ng Batangas. Thank you very much, Manager. At maganda ho na inyo pong nireport sa ating mga taga-pagsubaybay yung
mga distribution centers para at least yung mga kabayan natin kung gusto nilang bumili ng bigas ay pwede nang itong mga lugar na ito. Pakilala pala sa iyo, manager, ang kasama namin sa APAB Batangas. Yan po ay Vice President ng Batangas Chamber of Commerce and Industry at Director po ng Rotary Club of Lipa South, si Mar Amparo. Mar, so mamaya Mar, tanong ka. Bago ko lang ibigay sa ating mga kasamahan sa Philippine Coconut Authority lang, because I understand ongoing yung inyong seminar para sa pag-quarantine ng mga produce galing sa probinsya ng Batangas. So, can you tell us more about your program about yung i-quarantine natin yung mga produce natin galing sa Batangas? Tama po. Kanina po ay nagkaroon po kami ng training noong quarantine officer dito sa STIARC sa Lipa City, na kung saan yung mga PNP, yung mga taga-PCA din, tinrain para maging quarantine officer, na kung saan ay sila imamando or i-assign doon sa anim na checkpoints dito sa Batangas para ma-regulate yung paglabas noong affected plants, especially yung coconut, para hindi na makahawa sa ibang lugar. So, sa Lunes, July 14, i-activate na po yung anim na checkpoints. Okay. Ito pong anim na checkpoints na ito nakatayo dito sa Star Tollway, yung dalawang entry, yung exit, and then sa Batangas Port, sa Mahayahay, sa Lemery, Barangay Castillo, Padre Garcia, Barangay Muson, San Juan. Ito po kasi yung mga lugar na nakita na nilalabasan ng mga produkto ag papuntang palabas. Palabas ng Batangas. So iyon po ay iniingatan na talagang kumbaga sa wag na nating ikalat pa itong nakakapinsalang insekto na ito, na kung saan dito po sa Batangas halos umaabot na ng 23% ng coconut population natin dito sa Batangas apektado na ng scale insect na ito. Pero nabanggit nyo, Director, yung anim na designated na checkpoints. Opo. So, sa tingin nyo, yung anim na yun, yung anim is more than enough para maisarado natin yung produkto sa lalawigan ng Batangas, sapagkat kung titingnan natin yung mga exits ng Batangas, tingin ko baka hindi lang anim ang pwedeng daanan nila Now, with our pronouncement today, announcement na we will have our checkpoints in those areas, baka magkaroon ng idea yung ating mga traders o yung mga nagluluwas na doon sa lugar na walang checkpoints. Mas maganda siguro mapag-usapan kung paano rin yung ibang mga area na pwedeng daanan ay machok natin para hindi na lumabas yung mga produkto galing sa Batangas. Tama po yun. Kung sakasakali mang magkakaroon pa ng ibang sabihin nating exit point, yun po ay i-determine noong PCA, kasi magkakasama po rito yung Bureau of Plant Industry, okay, Philippine Coconut Authority, at saka yung po yung yung DARFUs, at saka itong mga LGU na MAU, yung natin sa mga munisipyo. Okay, bago ko ibigay yung microphone kay Past President Ding Andal, and then si Chairman Ted Calao, tapos si Director Maramparo. Itanong ko lang, pwede bang ma-report natin sa ating mga tagapagsubaybay yung overall concept of execution ng programa ninyo para i-quarantine yung mga produce products natin galing sa coconut plants? Actually, ito po yung BPI Special Quarantine Order number 02. Kumbaga sa
Colonel, medyo mainit-init pa ito. June 11 nung pinalabas po ito, ano, na pinirmahan noong ating Secretary Alcala. So, andito po yung ano, mga checkpoints protocol. Yung mga requirements kung paano actually yung mga ano, yung mga checkpoints natin, yung sa anim, eh mga ano na ito, may mga naka-set up na. So ibig sabihin, may mga signage na ito, may mga gamit na kung saan yung pagmaman noong checkpoints sa araw at kahit sa gabi. So ito yung ano, yung inspection protocol, yung pag-i-issue ng permit. Yung mga ano, yung mga especially yung mga buko traders, ano po, yung mga ngalakal, lalo na itong mga matured nuts, meron din ganito eh, nagmamarket or nagbebenta sa labas ng Batangas. Kami po yung ano, nananawagan na yung mga traders natin sa kada munisipyo ay pupunta sila doon sa ating municipal agriculture office or municipal agriculturist, kung saan doon po sila kukuha ng domestic permit to transport. And then ang mangyayari, meron lang po silang pipilapan, and then yung ano, i-inspectionin po yung kanilang produkto. Halimbawa ng ano, buko ho, halimbawa na isang truck or isang jeep. And then i-inspectionin kung meron presence ng scale insect. Kung meron, yun po ay ano, i-sprayan lang po. Lilinisin. Bali, ang mangyayari talagang we'll see to it na yung buko ay free from scale insect. So, after ho noon, i-issuehan po siya nga nung ano, ng domestic permit to cut. And then, yun po ay tatlong kopya. Di pag nabiyahin ho sila, ano, pagdating doon sa ano, sa checkpoint, i-inspection pa rin yung produkto. At kung halimbawa nang wala namang ano, wala namang presence or yung sinasabi nating scale insect, edi yun po eh tatatakan lang ho ng ano, ng pass, and then palalabasin na po sa probinsya ng ano, ng Batangas. Pero kung halimbawa na hong pagka-inspection eh may nakita pa rin na ano, na paunti-unti na scale insect, eh yung pong checkpoint eh meron pong ano, meron pong gamit. Actually hindi ho naman ano eh, hindi ho naman maselang yung paglilinis. Yung po eh aanuhan lang ng tubig na may sabon or purely tubig, nilinisin lang, and then ano, palalabasin ho na rin. It will see to it na talagang hindi ano, hindi po ma yung ilalabas nila eh free from scale insect, at hindi na rin po nating hahayaan yung mga traders po natin eh bumalik pa doon sa point of origin. At yun pong ano, yung permit to transport eh yung po'y walang bayad po yon. Thank you very much, mga kaibigan. Tayo po'y magbabalik sa tanong po ni President, ni Chairman Ding Andal at saka ni Chairman Ped Calaw and Director Maramparo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Narito na ang programang Usapang Pangkabayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Mga kaibigan, balik po tayo sa programang Apat Batangas. Ding, for your questions. Welcome po, Manager Bobby at saka Director Ganier. Director Ganier is also Manager of Batangas, is the Director of PCA for Batangas and Cavite. At kayo ngayon ay nag-set up ng checkpoint, quarantine checkpoints dito sa Batangas.
Ito ba'y kasabay din na may nagse-set up ang Laguna at saka ang Quezon? Sabay-sabay po, Sir Randall. Sabay-sabay po. Salamat naman po. Mabuti kung ganun, kasi sapagkat ang prinsipyo natin ng quarantine, dahil tayo ay kasama sa pag-uusap ng technical working group, ang prinsipyo ay ang mga nyog ay hindi pwedeng manggagaling sa isang lugar na mayroong infestation ng scale insect at tapos pupunta sa lugar kung saan maaaring makahawa sa ibang halaman na hindi naman apektado ng scale insect. Kung kaya kailangang magkasabay-sabay itong mga probinsyang ito na magkakatabi sapagkat hindi dapat magkakahawahan. Ngayon, ito po bang pagkukwarantine natin ito ay kayo pa rin ang nakakaalam yung pagkukontrol ng pagkalat ng mga nyug natin, ng mga produkto. Kayo pa rin ang namamahala doon sa ibang programa ng PCA dito sa probinsya, katulad ng distribution ng mga seedlings. Tama po 'yon, tama. Kami po rin 'yun hong namamahala doon sa mga programa po ng Philippine Coconut Authority kung saan ay yung Coconut Seedlings Dispersal Project, sabi nyo nga, noon sa pag-aabono sa Nyugan at saka yung Participatory Coconut Planting Project. Pero ngayon po, meron pong order po sa amin na 100% noong oras po namin ay ituon muna dito sa pagpapaba ng populasyon ng scale insect. Kasi kung halimbawa ng anumang hong klaseng programa na amin mong i-implement, pero kung naandyan naman yung mga sabihin nating salot, ay kumbaga sa magkoconcentrate muna kami doon sa sa salot bago ituloy-tuloy yung aming programa. Pwede bang ako'y makapagtanong na kay Manager Bobby ng National Food Authority? Yun pong bigas natin ay sabi ninyo kayo ay may mga accredited na mga retailers. Paano po ba maging accredited na retailer at kamukha ko ay nag-iisip ako, halimbawa yung harap ng aming bahay, mayroong mga paradahan ng jeep doon sa paligid, yan ba'y paano nagkukwalify na maging retailer ang isang tao? Maganda hong tanong yan. Sa katunayan po ay kung hindi naman po kami sa kasalukuyan nangangampanya na ang aming existing outlets ay madagdagan pa dahil ito naman po ay in place na. Ang ating tinitingnan po dito ay yung strategic location. Kung hindi naman po ito magiging accessible sa ating mga consumer, ay pinapayuhan natin na ilagay sa isang delanterang pwesto. Katulad din po ba pong nagtayo ang 7-Eleven o Jollibee, ay tinitingnan din po niya yung mga magagandang pwesto. So tinitingnan po natin yung pwesto, tinitingnan po din natin yung population. Kung ito po ay mataong lugar, malamang po ma-approve niyan. At kung ito rin po ay liblib na lugar, kumbaga parplang areas, malamang din po ay ma-approvean din po yan. Katulad sa mga isla, sa Isla Verde, sa Tingloy, yun po ay kinakailangan nating maipaabot ang tulong ng gobyerno. Pero kung ang isang pwesto ay magkadikit na, so malamang po ay ihanap natin ng mas iba-ibang pwesto. So paano po magsisimula yon? Magsisimula po siguro sa inyong letter intent. Magbigay po kayo ng sulat na kayo ay nag-a-apply at titingnan po natin kung kayo ay isa ng datihang negosyante. Mas maganda po kung datihan na kayo magbibigas, ibig sabihin po meron na kayong rice box. Meron na rin po kayong timbangan. Ngayon, kung bago lang po kayo mag-be-venture sa pagtitinda ng bigas, ibig sabihin wala pa kayong napapakarpenterong rice box. At wala rin po kayong malamang na weighing scale.
So, yun po ang ating ipuput up. Kung sakaling kayo ay mayroon na nun, o kung hindi man ma-approve, ay di siyempre malamang ay bibigyan natin kayo ng ibang sa ibang pagkakataon na lang. Ngayon, kung kayo naman po ay ma-approve, pinturahan po natin ng puti, bibigyan po namin kayo ng kung anong mga gagawin, list of requirements. Pero ang basic po doon ay yung rice box, weighing scale, at saka po yung existing license. So, lahat po ng ating outlets nagsisimula po sa paglilisensya. At sa paglilisensya po, kasama na rin po doon ang mayor's permit. Yun po. Tapos, i-declaration of capital, kung ilan po ang capitalization, nandun din po sa application letter kung ano ang address ng inyong establishment. At sa bandang huli po ay pipirma po tayo sa isang memorandum of agreement sa katunayan po na nabasa ninyo ang guidelines, ang mga violation, at ang mga dapat gawin sa isang pag-put up ng isang accredited NFA retail outlet. Yun po. At dito po ay malalaman po ninyo at meron po tayong isang section sa ating opisina sa National Food Authority sa Barangay Balagtas. At makipag-ugnayan po kayo sa aming Assistant Provincial Manager o sa inyong lingkod na lang po. At makakatulong po ang aming mga kasamahan. Siguro ang ating tanong na lang at para mabigyan ng pagkakataon ng ating ibang mga kasama. Paano po ba umiikot ang palay o ang bigas sa NFA? Paano kayo nagkumukuha ng mga bigas at paano niyo i-distribute sa mga lugar kung kailan, kung saan kailangan ng mga tao o mga tindahan? At ano po ang pinaka malaking anong tawag dito, hamon sa inyong ginagawa sa ngayon? Kasi nakikita natin na madalas ay kayo ay nakikriticize at nagiging problema ang distribution ng NFA. So paano po mula sa source ng palay, ng bigas, and then paano po pumupunta sa mga consumer? Ay, napagandang tanong po niyan. Meron po tayong dalawang paraan para magkamayroon ng buffer stocks o inventory. Ang una po niyan ay local purchase at ang pangalawa po ay foreign o imported rice. So sa local purchases natin, nagsisimula po tayo sa palay. Pamimili po ng palay ay ang probinsya pong involved dito ay ang Occidental Mindoro at ang Lubang. So Occidental Mindoro po ay kasama po dyan ng Oriental Mindoro. Sa panahon po ngayon ay mukhang napakatindi ng presyuhan sa palay. Hindi, at maganda naman po yun dahil napapresyuhan po ng magandang palay ng magsasaka. So hindi po natin ngayon kailangan ng ang government subsidy dahil hindi naman po sila nangangailangan ng government subsidy. So hindi po tayo, pinababayaan na po natin sa private sector ang palay procurement. So pumunta po tayo dun sa isang uri ng pag-iipon ng buffer stock at ito po ang importation. So, meron po tayong ngayong ina-unload na Vietnam rice sa kasalukuyan sa Batangas International Port sa Santa Clara. At meron po tayo ngayon dong apat na foreign vessel. Ang isang foreign vessel natin na may kargang 240,000 bags ay ang MB Energy at patapos na po yon. Ang pangalawa pong i-unload natin ay ang MB Hanam na mayroong 123,000 bags. At ang pangatlo pa na nasa Angkor rahe pa ay ang MB Cider Prusida at ang isa po ay nawala sa aking memory yung isa kasi pangapat yun. So ganito po yun, ito po yung MB Tucson. Yun po yung apat na barkong nandun. So, ganun po ang pag-iipon namin ng inventory. Ang NFA Batangas po ay may responsibilidad na bigyan ng stocks din po ang Marinduque, ang Romblon, NFA Romblon, NFA Coron, at ang NFA Oriental Mindoro. Ngayon, paano po natin na ito na iipamahagi? So, dinediretso po nila ito sa bodega natin. Ang bodega po natin ay dalawa nga po sa Barangay Balagtas.
isa po dito sa may papuntang San Jose, ang Thompson Warehouse, at isa po sa Lubang. So, nandito po ang ating pag-accredit ng mga NFA-accredited outlets sa loob ng palengke, sa labas ng palengke, sa mga barangay. At katulad po ng nasabi ko, meron din po tayong mga private institutions. Yun po ang ating pamamahagi ng NFA RISE. So, para bagang napakasimple, pero ano po ang pinakamahirap na bahagi doon? Ano ang pinakamalaking hamon sa inyong operasyon ng pagpasok at paglabas ng bigas? Ang malaking hamon ay ang sinseridad ng bawat nagninegosyo ng butil. Napakalaking tukso po ng pagninegosyo. Kinakailangan po natin ang sinseridad at ang food. Napakalaking tukso na ito'y maibenta natin sa mahal. So, nandyan po ang pagbabantay ng ating mga kasamahan. So, hinihingi na nga lang po natin ang pagbabantay ng ating mga asosasyon ng mga retailers. Ang mga consumers natin through text ay pinagbabantay din po natin. Nandito po ang mga tarpulin natin para malaman sa bawat palengke kung nasan ang mga directional sign po ay makikita ninyo, at ang cellphone number din po ay nakalagay sa bawat palengke. Kung inyo pong titingnan ay meron din po kaming mga tarpulin doon para mabantayan din po ng mga consumers ang ating mga ipinamahaging bigas. Thank you very much, Ding and Manager. Si Chairman Ped Calaw. Magandang gabi po sa mga manonood. Napakaganda po na inyong paliwanag, Director, at para bang sinasabi ninyo na ang ginagawa ngayon ng NFA ay nagbibigay ng sapat na pangangailangan ng imported na bigas, at ang inyong parang warehouses ay sapat sa pangangailangan ng probinsya. At ayon din po sa inyo ay ang importante rito ay kung paano mapapangalagaan ang pagdidistribute nito. Ang aking pong tanong ay regarding po naman sa forecasting. Kasi yung pong nabanggit nyo kanina na itong tumataas ang palay sa dahilan na kumikita ng mga farmers. At dahil po dito, the shade to baas, lumaki ang diferensya ng presyo ng bigas to commercial at ang presyo ng NFA. Ang tanong, kaya sila naghahalo ay sapagkat para mapababa ang average price. Kasi ang selling price ng commercial naglalaro sa 43. Tama, ano? Pero pag hinaluan mo yan ng NFA, naibibenta ng 40. Sa madaling salita, mabilis ang pagtakbo ng negosyo sa mautak na negosyante. So ang solusyon ho dyan ay kailangan ay tumaas ang production ng ating bigas, at pag mataas ang production ng ating bigas, bababa ang presyo niya sa retail. So madali salita, katungkulan ng Department of Agriculture na pabain ang production cost para bumaba ang selling price. Malaki ang pangangailangan, kaya tumataas ang presyo. So yun ang nakikita ko na isang solusyon dito sa problemang ito. Ang ikalawang nakikita ko rin problema ay ang forecasting ng NFA. Sapagkat yan, every year nagpo-forecast sila ng pangangailangan ng importation. Ngayon, pag kulang ang forecast nila, nangangahulugang mapipilitang mag-import ng marami. So kung minsan, sumasala sila ng pagbili. Kailangan tumama ang forecast ng NFA, at ang pagbili naman ng ating pamahalaan ay tumama rin. Sapagkat kung ikaw ay nangangailangan, kahit magkano bibilin mo yan. So yun ho nakikita ko na ito is problemang walang katapusan. Tama nga ho, nagbibigay kayo ng mga magandang mga solusyon, pero ang problema, hindi na natutugunan yung main problem ng problema ng bigas. Sa production, kailangan bumaba ang cost of production, at ang tamang sistema ng ating pamahalaan ng pagbibigay ng tamang solusyon diyan. Pero napakaganda ho ang ginagawa ngayon ng ating local, itong sa pagkatuloy ng importation. Kaya po yung pumbang mga imported na bigas natin ay sapat na sa pangangailangan hanggang sa katapusan ng taon.
Sa palagay ko po ay dahil hindi naman sinasabi natin short stage, pero talagang may panahon ng tag-ani, may panahon ng wala pang ani. So, ang forecasting po ay kinakailangan pa ng additional na volume para suportahan natin hanggang September. Yun pong sinasabi natin kasi po ngayon ang dumadating ay sa atin ay 1.3 million bags ng bigas ay ang tingin ko po ay may kasunod pang set of importation po. Thank you very much. Kapit, pwedeng pag... Isa pa. Nag-init na tuloy. Dito naman po sa PCA, kami po ay nasa livestock. Kami po ay, siyempre, nagiging problema ng livestock ay yung mga sakit na dumarating. Kaya kami gumagamit din ho kami ng quarantine. Pero dito sa aming pagbibigay ng quarantine, kami ho ay nagmamapping. Dinidetermine namin ang area kung saan naroon ang sakit. So, ito na, nagiging particular kami dito sa area mismo eh. Dito pag ho sa PCA, ay yung identified na natin yung mga area na may tama. Hello. Tama po sa inyong obserbasyon ano ho. Yun pong scale insect po unang nakita dito sa Balele, Tanawan. Ano po? And then, ito po'y base siguro doon sa wind direction ng habagat at amihan. Yan po ay kumalat. Kumalat po yan. Lalo na doon sa opposite side niya ng lake, sa Lemery, Agoncillo. Halos nabago nga ho yung dati ho sa Tanawan, marami. Ngayon ho lumipat na ho doon sa kabila. Sa parting Lemery na yan, Agoncillo. At yung surrounding lake ay lahat ng munisipyo sa surrounding lake meron na hong scale insect. Bale kung makikita natin yung wind direction, bale yung hangin pumuntang pa Laguna. At nakikita po natin meron pong pat na dinadaanan. Yun pong scale insect. Kumbaga sa jipe, merong linya. May linya siya. Ang linya niya, yun. Yung sa lake na yun, papuntang Laguna. Itong Batangas City, as of now, wala pa kami recorded na merong scale insect. At yung parting Lobo, parting... San Juan, may mga sightings kami pero pakunti-kunti. Pero yung bulk ng scale insect na andito sa lugar na Talisay, Lemery, Agoncillo, ito sa Tanawan, Talisay, naandyan po yung concentration noong scale insect. Tayo mga kaibigan, magbabalik pagkatapos lamang po ng ilang palala. Narito na ang programang Usapang Pangkabayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Mga kaibigan, balik tayo sa katanungan naman po ni Vice President Maramparo. Hello, magandang gabi po sa lahat ng mga manood at sa ating mga bisita ngayong araw na ito. Ang una ko pong katanungan ay sa PCA. Ayon po sa mga naririnig ko, nababalitaan, malawa ka na ang insect na ito. So, malawa kan. So, hindi kung kayo manumano lang ng paggamot ng bawat puno, hindi nyo aabutan itong skin insect na ito na itong insect na ito. Kasi
malawakan niya eh. Dapat siguro yung kung meron na dito naman nating Air Force, baka meron kayong may bubuga sa himpapawid, area spray, na makakasugpo agad. Kasi pag kumalat ito sa buong Pilipinas, ay sayang ang industriya ng niyog. At baka ito'y magagawa niyo ng paraan para makahingi kayo ng tulong sa gobyerno dahil malawakan na eh. Maganda nga ho sana yun kung tayo gagamit ng aerial spraying, ano po. Kaso, yung ating kalabang kulisap ay nasa ilalim po ng dahon. Nasa ilalim. At saka, kung gagamit po tayo ng chemical, ay palagay ko baka makasama pa sa ano, sa tao. Kasi siyempre, mag-aano ng vapor yan, malalanghap natin. At baka mamaya marami pang maging casualty. Imbis na sa nyugla ang ay baka pati ang tao tamaan. Pero katulad nga po ng sabi ko kanina, ano, yung scale po naman ay mayroong tinatakbong ruta. So ibig sabihin, alam natin yung ruta niya at madali ho nating atakihin. Actually, base doon sa executive order na pinalabas ng ating Pangulo, executive order na 169. At kakaiba, dito po sa Batangas, nagpalabas din po ng executive order number 03 na kung saan pinalakas yung executive order na inilabas ng ating Pangulo na kung saan talagang massive na. At ang nakita ko pati, yung eagerness noong ating mga mayors dito sa Batangas, talagang very active. At kaya kaya nagkaroon nga ng simultaneous treatment. Actually, kalat ho yung mga tao namin at sa tulong din po ng Provincial Agriculture Office na pinangungunahan ni Sir Jundihan, talagang one is to one yung aming koordinasyon. Ibig sabihin, sa mga munisipyo, talagang meron din nakatutok na galing po sa kanila. Maliban po dito sa mga municipal agriculturist po natin, yung mga barangay captain, hindi lang po ang mga mayors, talagang ganoon po ang pagtulong po nila. Kasi talagang sa ating mga LGUs ay dapat talagang mapababa na po natin yung populasyon ng scale insect. A suggestion lang po, baka pwede pong magpadagdag kayo ng mga tao kasi baka kayo naman ang makulong ng insect. ganito po. Yung meron po kaming sinasabing protocol dito po sa pagkokontrol ng scale insect. Actually, meron pong kinontrata ang Philippine Coconut Authority ng service provider. Ang nangyayari ngayon parang mabagal, pero ang suggestion namin sa service provider, i-involve na natin yung mga mayors, mga kapitan, kung saan doon na sa local, maliban sa makakapag-generate ng employment sa barangay or sa munisipyo, doon na kukunin yung mga supervisors. At yung supervisor, siyempre, alam niya yung lugar na munisipyo or barangay, makakatulong din yon sa paghahanap ng mga workers. So mabilis. At kilala na pati yung mga farmers natin sa barangay at saka sa munisipyo. Yun po ang nakita naming estratehiya na kumbaga napakahalaga, importante. Actually, kanina po galing kami dito po sa Lipa, sa Inusluban. Ano po? Yung kinuha ng service provider na mga supervisor na kung saan sila tututok doon sa pagtitreat ng coconut, tagaroon na mismo. So ibig sabihin, hindi na malayong lugar na kung saan ang pamasahe, hindi na problema, tagaroon . At saka, yung paghahanap noong mga workers, hindi na rin naging masyadong problema. Kasi kilala na
kilala na yung mga coconut farmers sa locality. Salamat po. Tungkol naman po sa National Food Authority, kay Sir Bobby. Ayon po sa sinabi nyo kanina, meron kayong warehouse sa Balagtas at saka San Jose. Lubang Island po ba ito? Sa Lubang? Parang Mindoro. Ito po bang mga warehouse na ito? Pang Batangas lang o region? Ito po ay nasasakupan lang po ng jurisdiction namin dahil mas accessible na kumuha dito sa Balagtas ang bigas na para sa Lubang. Pero ito po ay congressional district pa rin ng Mindoro. Dito lang po sa jurisdiction ng NFA, accessible po na dito na lang kumuha ng bigas ang mga taga-Lubang. Salamat po. Ayon po sa sinabi nyo kanina na sapat ang ating mga bigas, pero napapansin ko po sa mga wet market, mayroon ko po kayong mga retailer na limitado yata po ang kung ilan sako, 10 sako yata lang po sa isang retailer na mabibili ng mga mamamayan. Pero pagka naka isang oras, ubos na. So, wala na rin mabibili ang mga maliliit na mamimili. At pumupunta ako nga sa mga supermarket, ay wala ako nakikitang NFA rice. So, napipilitang bumili ng commercial ang mga tao. Parang, sa tingin ko ay parang kulang. Pero ang inyong data ay marami bigas. Bakit ganun? Opo, ang unang-una po yung inyong obserbasyon, hindi po natin nilagyan yung mga supermarket po ba ang ibig sabihin. Hindi po tayo naglagay doon ng outlet. Ang nilagyan po natin ay itong mga public market, mga talapapa at mga barangay. Ngayon ay kasalukuyan nga pong nag-unload pa kami ng bigas. Ang ibig ko pong sabihin na sapat ito kasi yung iba pang mga bigas na padating nasa barko pa dahil apat po ang barko natin na nandun pa. Ang kalabang po natin sa ngayon ay ang ulan at ang pagmamanage po nitong stocks. Pero sinisigurado po natin na marami ito, hindi nga lang natin pwedeng sabihin na ipa-plot dahil allocated po ang ating importation nationwide po. So it is safe pa rin na sabihin natin may sapat tayong bigas, hindi lang po natin masabi na talagang over yung supply. Okay po yon na pero ang sinasabi ko po yung sa mga wet market, sa mga barangay na retailer na pagka nga po 10 sako lang ay mabilis po maubos. So yung pong mga mabilis makaubos na ganoon, hindi po ba pwedeng dagdagan ang kota o sadyang 10 sako lang ang limitasyon niyo? Ang hindi po 10, ang bigay po natin ay 50. Sa katunayan nga po si Kernel ay 40 yung ating naibigay. So kung ito man po sinasabi na 10, hindi po. Po ano yan, ganito yan ang gawin natin siguro, Mar. Ito yung problema ng National Food Authority na ang mga bigas minsan ay convert into commercial. But if you're going to look at the data, makikita mo 14,660 bags ang daily consumption natin. Kung mababantayin lang natin yung market ngayon, baka mayroon tayong sapat na bigas eh. Ang recommendation ko, Director, is baka po pwede ho na yung lahat ng mga retailers natin, hinga natin sila ng data na kumukonsumo sa kanila. Because ako, like for example, yung binibenta namin na bigas na 40 sacks that sometimes being consumed within 2 weeks time. Nagdadalawang linggo sa amin yan eh. Because
talagang binibigay lang namin doon sa nangangailangan lang talaga na mga kabayan natin, yung mga farmers, yung mga laborers, kasi tungtuwa sila eh, na mayroon silang nabibiling 33. Doon sa mga mayroon, mga mayayaman na, wag na tayong makisali na, sapagkat actually talaga yung bigas na yun ay para doon sa mga maralita. Ako, makita mo doon sa akin sa area ko ay lahat yung 25 na consumers namin, mayroong pangalan, ilan ang anak nila, anong trabaho nila, anong address nila, yung may mga cellphone number nakalagay doon eh. Pinasabit ko nga sa inyo yan na manager, pinakita ko sa inyo na yung lahat ng mga nag-withdraw doon is hanggang 5 kilos lang siya. Kaya bakit inaabot yung 40 sacks namin ng 2 linggo? Because talagang ginagawa namin, ang binibigyan namin, yung mga farmers tama, lang talaga. Tama po yun, no? Diba? Oh, napakalaking tulong siguro, po. Yun ang gawin natin siguro, manager, na yung mga retailers natin, baka hingan natin sila ng database nila. Napakalaking tulong po nung ginawa nyo. At ito nga pong sinasabi ko na yung 50 ay ito po naman ay napakalaki din ng kanilang population ng mga suki. Kaya kung yung mga suki nila sa public market, pag na-spread out nila doon, tigka-kaunti rin ang lumalabas kasi sa laki din naman ng ano ng isang palengke. Pero so, manager, valid yung observation po, ni valid po. Talagang kulang pa rin naman talaga yun. Pero hindi naman siguro natin mamimaintain na talagang wala o kulang. Talagang meron tayo pa rin sapat na inventaryo para sa ating mga kababayan sa lalawigan ng Batangas. Sa mga wet market po, yung mga retailer nga po yan, mahirap po silang mag-screen ng mga buyer. Pero kung sapat po yung binibenta, halimbawa po yun na yung kilala nila yung mga customer nila na hindi na mayaman, ay bibili ng sapat na kilos, tapos may mga susuguin pa sila na pabibilin. So, pagka napuno naman nila yung kanilang gamit sa isang buwan, eh, pag sumobra yan, bubukbukin nyo, di sila rin na magsasuffer. Eh, ibig ko sabihin, yung talagang maliliit, walang mabili. Paano natin masusolusyonan yun? Kasi sila'y kulang sa pambili, ganun lang karami yung mabibili nila, makakain nila yun sa loob ng 2 at 3 araw, pero pag katapos ng pera nila, wala pa naman silang bili, may pambili, uutang naman para makain. Eh, ang kaso, wala nang mabiling mura. Okay. Yun nga po ang ginagawa natin ng paraan na meron nga po tayo mga directional sign at ito'y pananatilihin po nating bukas sa maghapon. Hindi po, iba po siguro yung kung inyong observation ay nitong huling mga linggo, nito pong pasok nitong June-July, nagdoble na po kami ng alokasyon. Magandang gabi po, sir. Napapansin ko po na napakabilis ng ating urbanization, PCA and NFA po. Ayon ho sa aking napapansin na hindi, paano ho ang preparation natin? Dati ho itong parte ng Santa Rosa ay taniman ho ng palay. Ngayon po ay building na, subdivision na. Nami-misplace na po ang agriculture, katulad po namin na nasa agriculture. Ano ho ang maganda nating maitutulong naman ng parte ng NFA at ang PCA po sa parte pong ito? Sa amin po, sa Philippine Coconut Authority, ay sinisigurado po namin yung coconut na population ng Batangas or buong Pilipinas ay ma-maintain. Actually, meron po tayong yung kung tawagin po namin RA 8048, Coconut Preservation Act, kung saan yung may mga limited exemption doon sa act na yon na pwedeng putulin ng nyog. Pero hangga't maaari, i-maintain yung population ng coconut. Ang inire-recommend lang namin putulin ay yung mga matatanda na, yung bang ang production na mga 18 nuts per 3 per year, na kung saan na hindi na natin kailangang i-maintain, manapay paltan, ipaputol,
at palitan ng bagong punla ng ano ng nyog. So maintain po 'yon, na-maintain yung ating population ng ano ng coconut. Kung meron mang pinuputol, yun po ay yung mga puno na hindi na economically productive, yung puno pong yun. Napapansin ko dito sa amin, sa Santo Tomas, from Santo Tomas, Malabar, putol ho ng putol doon eh. Pero wala pong tanim na ipinapalit. Saan po tayong parte nagtatanim? Katulad po rito, alam naman ni Sir Yon, ano, yung mga programa ng Philippine Coconut Authority. Yung Coconut Seedlings Dispersal Project, kung saan yung mga lugar na or mga magsasaka natin gustong magtanim ng nyog ay binibigyan ng ano ng punla para sila ay magtanim ng ano ng coconut. At meron din programa yung Participatory Coconut Planting Project. Siguro alam din ni Sir Andalyon, ano pa, na kung saan yung farmers ay maghahanap siya ng magandang klaseng punla ng ano ng seed nuts or yung nyog na para patubuin, itanim, merong insentibo po na ibinibigay doon sa ating farmers. Lagana po yon dito sa buong Batangas. Maliban pa doon sa pag-aabono ng ating nyog kung saan mga 25% ng increase doon sa production noong coconut pag nilagyan po natin noong abono. So ibig sabihin, kung meron mang ano, kung meron mang tayong kalamidad ngayon, kumbaga sa ano, yung mga proyekto ng Philippine Coconut Authority nakukushion ho ng impact noong damage noong nitong mga itong insektong ito. Ano pa rin yung tuloy-tuloy pa rin yung ating pagpapalaganap ng pagpapatanim at pagpapa increase ng produksyon ng ating coconut. Maganda po siguro ma-identify natin po yung kasi siyempre ho yung kagaya ng Batangas nag-o-urbanization na po, siguro maganda rin pong ma-identify natin yung ibang probinsya naman na sila naman yung nagtatalim. Halimbawa ho, Catanduanes, Masbate, doon ho siguro matulungan natin at saka matulungan ninyo kami na kagaya ho namin na nasa agriculture na ma-identify ho kung nasa sa northern area para naman ho pagdating namin sa aming mga meeting ay masabi naman namin sa aming mga miyembro na ganito po ang nangyayari. Opo, opo. Gagawin po natin yan. Okay. Tayo po mga kaibigan ay inabot na po ng panahon sapagkat nag-lowbat na po yung ating camera. Baka maubusan po tayo ng oras. Doon sa tanong nila Michael at saka ni Jericho, saka na lang ano. Anyway, pagkatapos ng programa, pwede nyo lapitan yung ating mga bisita rito at itanong nyo na lang yung mga gusto nyo itanong. But kasama po natin ang isang farmer galing po sa Taisan, si Michael Paez at saka si Jericho naman ho Moreno, ang representative po ng Smile Campers natin. So sila po ay kasama natin ngayon. Pero mga kaibigan, tayo po ay inabot na po ng panahon sa ating palatuntunan. Siguro parting statement na lang sa ating mga bisita bago po tayo maubusan po ng battery. Katulad po ng nasabi ni Colonel, isang magandang hapon at nagpapasalamat po kami at naimbitahan dito sa programa ninyo na Up Up Batangas. Magandang araw po sa kanilang lahat. Salamat po no. Sa ngalan po ng ano ng Philippine Coconut Authority ano po. Sa pamumuno ng aming secretary Kiko Pangilinan, sa aming administrator Romulo Arangon, kami po ay taos puso nagpapasalamat sa Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Vilma Santos Recto, dahil doon sa pagkakrap noong Executive Order Number 03, kung saan nagbuo po ng task force na ang composition po noon ay yung asosyasyon ng mga mayor sa barangay, itong mga DARFU, Municipal Agriculture Officer or MAU,
sa Provincial Agriculturist, na kung saan eh talagang in tandem kami palagi sa pagsupo nitong ano itong kukulisap na ito. Maraming salamat po, maraming salamat. Thank you very much Director Jamie Ganier at sa ating pong manager ng NFA, si Manager Roberto Gonzalez. Mga kaibigan, muli po ay tayo po ay nagpapasalamat sa ating mga bisita ngayong araw na ito, lalo na po sa ating PCA at saka sa NFA. Tulungan po natin yung pagsugpo ng problema natin sa kokolisap, ang tawag po niyan, scale insect, sapagkat ito po ay malaking sulirin po ng ating bansa ngayon, ng ating lalawigan, at ito ay masasabata po natin kung tayo po ay nagkakaisa. Sa problema naman po ng ating bigas, alam ko po na ito ay patuloy na magiging malaking problema, but magpasalamat po tayo sapagkat mayroon tayong mga namuno sa NFA na very responsive po sa pangailangan ng ating mga kabayan. At dun po sa mga nakikinig po ngayon, kung gusto niyo pong tumulong sa atihong National Food Authority para ito pong mga bigas na ito ay makarating po dun sa mga nangangailangan ho talaga, pwede ho kayong mag-organize. Pwede naman sila mag-organize, di ho ba? Mag-organize ho kayo at yung pong listahan po ng mga bodega naman ho ay ibinigay po ni manager. Pwede niyong bantayan po yan. At doon po sa mga laborers ng mga traders na talaga nanamantala, pwede niyong isumbong yung mga boss ho ninyo sa NFA para sa ganun ay hulihin natin yan. Sapagkat ang ating pong CIDG, ang ating pong NBI ay binigyan na po ng mandato na sila po ay maaari pong mag-grade. Ginagamit po nila yung authority ng National Food Authority. Ang kinakailangan lang po dito talaga ay impormasyon. Huwag po kayong matakot. Kung mayroon po kayong impormasyon, ibigay niyo po yan sa ating National Food Authority at yan po ay kanila pong aaksyonan. And then gamitin po natin yung opisina po ni Secretary Pangilinan, yung bagong administrator para atihong maayos natin itong problema rito. And then, yung ating patuloy na panukala na sa NFA, baka pwede kayong mag-maintain ng inyong database, yung lahat ng mga retailers natin, baka pwede ho natin i-publish ho ito, mai-upload natin sa website para yung ating mga kababayan ay maging katulong ho natin sa pagbabantay nitong bigas na talagang para po sa ating mga maliit na ating mga kababayan. So sa inyo pong lahat, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. We'll be right back.
Narito na ang programang Usapang Pangkabayapaan, Usapang Pangkaunlaran.